video ay gagawa tayo o magpaprocess tayo ng pork sweet skinless longganisa. So, ito yung mga ingredients. So, una, syempre, yung karne. So, binili siya 1/4 kilogram o 250 grams. So, sunod yung spices. Yung una is yung sibuyas. Ginamit ko dito isang malaki, imimince natin. Tapos, ganun din yung bawang, imimince. Ginamit ko dito is 10 globes. So, pwede din namang isang buong malaki. So, yung sunod is yung paprika. 1 teaspoon lang. And then, yung pamienta, 1 teaspoon din. Yung asin, 1 teaspoon din lang siya. Tapos, yung brown sugar natin. 1/2 cup lang. Tapos, sesame oil. 1 tablespoon lang din ito. Tapos, oyster sauce. 1 tablespoon din. Tapos, suka. 1 tablespoon din. And then, at suwete. Ano lang siya? 1 tablespoon din. And then, yung cornstarch. 1 tablespoon din. So, simulan na natin yung process. So, wala akong nabiling plastic globe. So, ito na lang plastic globe ang gagamitin natin para malinis ang paggawa. So, yung una, ihahalo na natin yung mga ingredients. So, unahin natin yung spices. Guyas. Sunod, yung bawang. And then, yung pamienta natin. So, wala akong pang teaspoon. Ito na lang kalahati yung tablespoon na. So, one teaspoon lang siya. Ganun din yung paprika. Para may konti siyang kick. Kaya gagamit tayo ng paprika. And then, yung asin natin. Ano yung ginamit ko? Rock salt. So, depende naman sa inyo kung anong gagamitin nyo. Pwedeng iodize. So, ano lang. 1 teaspoon lang. Kumpirma din sa inyo kung ano kayo sa alat. Pero sa akin, okay na yan. So, yung next is yung 1/2 cup ng brown sugar. Pwede din naman kayong dumagdag kung gusto nyo medyo matamis pa. Next is yung suka natin. So, nilalagyan natin siya ng suka para hindi siya mabilis mabaho o mapanis. 1 tablespoon lang nito. Then, yung atsweti natin. So, hindi ako nagamit ng ano food color. So, ito yung gagamitin natin. Atsweti pampakulay. And then, yung cornstarch. Para mag-tick o kumapit yung ating skinless. So, 1 tablespoon din lang. Lagi na konti. And then, yung sumunod is yung oyster sauce. O, yung ginamit ko is yung brand na is Mamacitas. Pero, conforme din sa inyo kung anong gusto nyo gamitin. Wala akong malaki, so yung sachet lang yung ginamit natin. 1 tablespoon. Ay, 2 tablespoon pala. 1. So, kasi ano pala ang isang sachet. Then, yung last is yung sesame oil. Mabango to, guys. 1 tablespoon lang. So, makakabili kayo nito sa palengke o kaya sa supermarket.
Tapos, imimix na natin siya. Kamay na lang natin. May plastic na tayong gamit. Imimix na natin. Imimix lang na mabuti. So, ayan. Nung nakikita nyo, pula siya. Gawa nung at swerte. Yung pinulay natin. Ayaw kong gumamit ng food color. Iba mo. So, ito guys is i-ref natin ng ano, ng overnight. Pero, pwede din naman siya 30 minutes to 1 hour. Pero, mas maganda talaga yung overnight. So, bukas, i-ano natin to. I-babaluti na. Yung haluin lang natin na mabuti. It's well. Para maganda. Yung kanyang texture. So, yun na guys. Tingnan nyo naman, maganda ang kulay niya. So, ang babango din, gawa nung mga spices. Yan! Sarap! So, hindi lang guys, bukas, babalik ako. Ibabalo din na natin to sa plastic. Tapos, pwede na siyang pambenta. So, yun lang. Okay guys, so ngayon tapos na natin siyang ibabad. Ang gagawin naman natin ngayon ay ibabalot na natin siya. So ang gagamitin natin pambalot ay yung plastic na ice candy. So ang sukat niya is 1 1 1.5 times 10. Tapos gagamit din tayo ng imbudo saka ng stick. So simulan na natin. So una, ibubuhol muna natin yung dulo ng plastic para hindi siya magmukhang ice candy. Guys, ayan, nabuhol na. And then, simulan na natin yung paglagay. So, ganyan lang. And then, ito ang stick. Yung purpose ng stick. Para hindi siya, gumagamit tayo ng imbudo para kaluyan. Hindi siya magkalat. Kasi kung walang imbudo, parang ang dumi, tingnan. Makalat dun sa plastic. Ayan. So, ibin lang natin dun. Para yung hangin, walang ma-hangin dun sa iba. Guys, pag ganyan nakarami, din lang natin para walang hangin. Sasakan na natin. Tapos, gugupitin lang natin. Yan, meron na kayo. Skin it. So, ulit-ulit lang yung process. Buhulin yung dulo. Ayan. Tapos, yung dulo. Sa isang kutsara. Tapos yung gusto. So, ibabalot lang natin siya lahat.
Repeat the process lang. So yun guys, tapos na natin tayong magbalot ng ating stainless. So ito na yung pinalabasan niya. So ito na ang ating pork sweet skinless longganisa. Salamat sa panonood. Bye!